Hi guys, welcome and welcome back to my channel. So it's me, Mami Sam, and for today's video, ang i-share ko naman sa inyo ay tungkol sa GCash. Hindi lang siya ordinary, ito ay kaya all sa GCash Po. Hi guys. Hi guys. O dito ko. Hi guys. Hi guys. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! What's your name? Lebawa! Leilin Bawa. So, sa mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe naman po. Pa-like, share, and subscribe. Ito nga! Subscribe our channel! Subscribe to our channel! Yay! In this video, share ko naman sa inyo kung paano ba mag-apply. And ano ba yung makukuha natin pag nag-apply tayo sa GCash business? Aside sa pwede tayong makapag-cash in, cash out, and accept ng bills payment. Okay? So in this video, isa-share ko sa inyo kung paano ba ma-approve at maging isang GCash Po pera outlet. So in this video, isa-share ko sa inyo kung ano ba yung mga documents na kailangan para ma-approve tayo dito. GCash Po pera outlet! So yun. And ano ba yung advantage? So, ano ba yung mga advantages pag naging pag na-approve tayo dito sa GCash Po. GCash Po. Yes, ano ba yung makukuha nating incentives? So, I mean, pag verified account ka na ng GCash, 'di ba pwede tayong mag-cash in and cash out. So, wala naman tayong rebates or wala naman tayong nakukuha. Pag nag-cash in halimbawa ng 1,000, 1,000 lang din yung so, nasa atin na lang yung shop owner or store owner kung magkano yung ipapatong natin na tubo for per transactions. So, pag na-approve ka na maging isang GCash Po pera outlet is for every 100 pesos to 500 pesos, may range siya. So, makakakuha tayo ng 250 na incentives per transaction. So, cash in and cash out yon. Pag 1,001 and 1,500 naman, ang magiging incentive natin is 6 pesos additional pa yung tubo natin or yung patong natin per transaction. So, sa akin kasi, dito sa tindahan ko, for every 100 to 450 na cash in or cash out, nagpapatong ako ng 5 piso plus 250, edi may 750 pesos akong tubo per transaction. And aside sa mga kagandahan nito, is pag verified user ka din GCash, 150,000 per month yung magiging limit mo per transactions. Kailin ka naman ng bank account, yung limit mo per month is 500,000. Pero, pag na-approve ka dito sa GCash Pera Outlet, GCash Po Pera Outlet, is magiging 500,000 yung limit mo per month. Magiging 500,000 kahit hindi ka na mag-link ng bank account mo. Automatic, bibigyan ka ni GCash na 500,000 limit. So, ano ba yung kailangan natin para ma-approve? Ang kailangan natin para ma-approve dito sa pera outlet ni GCash is kailangan natin yung first, dapat verified user ka. Verified yung account mo sa GCash. Pangalawa, kailangan mag-submit or kailangan mag-picturean at submit sa application mo yung barangay or mayor's permit or DTI certificate ng iyong tindahan. Pangatlo, kailangan mong mag-picture kasama yung store owner or shop owner sa labas ng iyong tindahan. Then, ang processing niya is 3 to 6 business days para ma-approve yung application. So, once na-approve yung application, katulad ko, binigyan ako ng tarpaulins and signages. Ano yung nilalaman nito? So, pag naging GCash Po pera outlet na tayo, ang benefits na makukuha natin is extra kita dahil sa incentives na 250 per 100 pesos na transactions. Then, libre at madaling mag-cash in. Yes, kasi alam naman natin na pag-user ka ni GCash, pag na-reach mo na yung 8,000 pesos, at magpapa-cash in ka or magka-cash out ka, may service fee or may 2% na dagdag ngayon per transactions, per cash in at per cash out. So, yun. Pag na-approve ka na maging isang GCash Po, pera outlet, ay libre na yung pag-cash
cash in natin. So, hindi na tayo mamulula na sa sobrang laki ng service charge. Kasi libre na siya. Then, pag-display sa tindahan, meron din mga exclusive promos, rewards, at weekly bonus. May bonus. So, yun pa yung update ko na lang kayo kung ano yung mga bonus na makukuha per week. So, ano ba yung mga pwedeng gawin pag approve na yung pag-cash po, pera outlet, so, pera padala, inang bahay, abot kahit saan sa bansa. So, pwede ka na magpera padala anywhere in the Philippines. Sa ang sulok ng Pilipinas, mula Batanes hanggang Hulo, pwede ka nang magpera padala sa iyong mga kamag-ana. Puro lang pila, di ba? So, ang advice ko para maiwasan yung mga masasamang loob is mag-provide tayo ng receipt or hindi tayo ng ID sa mga magka-cash out and reference number kung sila ba talaga yung receiver at kung saan ang galing para iwas mo. Then, pag walang transaction number na sinend sa atin sa GCash at walang pumasok sa account natin, syempre huwag natin iligay na masasabi yung ka-cash out po yan kasi alam niyo naman sa balita ngayon, may mga gumagawa na ng kunwari nag-send ng resibo, wala naman pala. So yun, para maiwasan. Ganun po kadali or ganun lang po yung proseso or ganun yung advantages pag na-approve yung ating application na mag-iisang pag-cash po, pero outlet. So, mabuti na lang talaga at may ganito ng benefit kay GCash. Lalo na kung kapartner mo siya sa negosyo. Kasi si Paymaya, si Coins, may mga rewards na makukuha. So, then kay Coins.ph, pag nag-load ka, pag nasa 2,000 pa yung range ng ano mo, nasa 2,000 pa yung range ng nagamit mo kay Coins.ph, may 10% ka. And above 2,000, may 5%. So, malaki na din siya. Maganda siya gamitin na pang loan. And bills payment na din. Same thing kay Paymaya. Meron din silang 5% na cashback. So, pag naipon yun, malaki na rin yun, no? Then, si GCash, hindi pa kapuli. Meron na din siyang incentives. So, yun. So, mga hindi pa download, mga kamamis na may tindahan dyan. Sa mga hindi pa nag-download ng GCash, download na si GCash and mag-apply. So, apply na for GCash po, pera outlet. Lalo na kung nagpapa-cash in and cash out ka, laking tulong na din yung incentives na makukuha natin. So, yun. Sana po may natutunan kayo sa video ko ito. Wala. Itong video na to ay hindi po sponsored ni GCash. Binabahagi ko lang kung ano yung experiences ko. Makatulong itong video na to sa inyo. Pangdagdag kita lang. Kahit bariya-bariya. Pero kung naipon naman yan, malaking tulong na din para sa ating mga nanay na nandito lang sa akin. Kung may katanungan po kayo, share nyo lang sa iba. Or may suggestion kayo, share nyo lang sa comment section. Para po lahat tayo ay matuto. Salamat po sa panonood. Please don't forget to like, share, and subscribe sa mga videos natin. Para lagi tayong updated sa mga videos na meron tayo. So maraming salamat po sa inyong panonood at God bless us all.